Life is a party, my home is the club. I party like a rock star, dance until I drop. My life is a party, my home is the club. Maling paratang. Isang tao lang kayo. Dito sa palasyo, ang pagkakamali ng isa ay pagkakamali ng lahat. Kahit kailan talaga, pahamak ka, Jangguem. Sandali, sino ka? Tagapaglingkod po ako sa kusina. Saan ka tagapaglingkod? At saan lugar ka naman nang galing at ngayon ka lang nakabalik? Kasi po... At ano naman yung daladala mo, bata ka? Ito po... Sino may sabing matulog ka, ha? Please, Jangguem. Bakit sa iyo? Sa wakas, dumating ka na rin. Saan ka ba nagpunta? Kailangan siyang parusahan dahil nagpalipas siya ng gabi sa labas ng palasyo. Oo, alam ko. Akong bahala. Dito ka lang, Jangguem. At kayo, makababalik na kayo sa silid ninyo. Ay, naku. Napuya tuloy tayo dahil sa kanya. Sabihin mo, saan ka nanggaling? Nanggaling po ako sa dating Lena, Lady Yun. Anong ginawa mo doon? Natatagalan ka, ha? Kasi po, hindi ko siya maiwan kaagad. Masama po ang pakiramdam niya. Kahit na, dapat bumalik ka. Kapag nalaman nila na tumatanggap ng tulong ang dating Reyna, maaari siyang maparusahan dahil doon. Gayunpaman, pag-uusapan namin sa pagpupulong ang magiging kaparusahan mo. Sige, matulog ka na. Opo. Naisip ko dapat agad yun. Paano na ngayon? Jangguem. Hindi ka nakatulog? Huwag kang mag-alala. Siguradong maiintindihan ka ni Lady Yun. Ngayon malalaman ang resulta ng pagsusulit. Oo, ngayon nga pala yun. Ngayon, sasabihin na namin ang resulta ng pagsusulit. Ang pinakamataas, Kumyong Choi. Sabi na nga ba, wala talaga siyang katulad. Ang pumangalawa, Yong Sang-hi. Para sa'yo, Yongsang. Hey, salamat. At ang susunod naman. Dapat nakapaskal na yung resulta, hindi ba, Donggi? Oo. Si Jangguem kaya nakakuha ng pinakamataas? Oo, sigurado yun. Ito na ang tamang panahon para ibigay ko to kay Jangguem. May sinasabi ka ba dyan, ha? Huwag mo ko intindihin. Ang susunod si Jangguem So. Hindi ka nakapasa. Hindi ka na isang kasante mong gaksi. Bakit gusto ko pong malaman kung bakit? Hindi niya naunawaan ang pinagawa naming pagsusulit sa inyo. Walang amoy dapat ang bulaklak dahil matatakpan nito ang amoy ng mga pagkain. Kumpara sa simpleng araw, mahusay ang naisip niya. Pero para sa isang salo-salo ang bulaklak na yon. Nagdadagdag yon ng ganda sa paligid habang nalalanghap ang amoy ng mga lutong pagkain. Oo,
Tama lahat ng sinabi nila. Bakit hindi ko naisip yun? Ayos ka lang ba? Kung nandito si Lady Han, siguradong hindi niya ayaw mangyari ito. At dahil sa pananatili mo sa labas ng palasyo, buong magdamag, alam mo na ang mangyayari. Parurusahan ka. Bakit ba ang tagal nilang matapos? Ano, kamusta nag-iresulta? Si Jangguem ang pinakamataas, no? Hindi na ako magtataka! Si Jangguem ba ang pinakamagaling? Pasensya na, gusto ko sana mapag-isa. Hayaan muna natin siya. Kahit ngayon lang manahimik kayong dalawa! Hindi nakapasa si Jangguem sa pagsusulit. Ano? Alam kong nahirapan kang ikuha siya ng mga gamit. Pero imbis na siya ang gumamit, ako talaga ang gumamit nun. Ha? Ano bang sinasabi niyo? Si Jungmin, sabi na nga abay, hindi niya matitiis si Jangguem. Ha? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo. Ang tanggapan na ng taga-usig ang bahala dito. Naglilibot ka? Opo. Tanahan. May problema po ba? Wala ka nang dapat ipag-alala. Ang taga-usig na ang gagawa ng aksyon. Ang ganun ba? Hindi ka nakapasa, Jangguem? Opo. Hindi ko po agad naisip yon. Tulad po na sabi ni Lady Choi, wala po dapat amoy ang isang palamuting bulaklak. Ngayon alam mo na. Pero kung hindi man maganda ang kinalabasan, hindi ibig sabihin noon na mali na ang ginawa mo. Po? Dahil walang masyadong amoy ang inihanda mong pagkain, tama lang ang naisip mong paraan, Jangguem. Ganyan nga, mas gumaganda ka kapag nakangiti ka. Ipagpatuloy mo lang ang pag-aaral ng mabuti. Opo, marami pa po kung kailangan matutunan. Lady Han, naalala ko, nag-aalala po ako. Ang dating reyna, may sakit po siya. Talaga? Sinulat ko po ang mga sintomas para maitanong sa pagamutan. Jangguem So! Kailangan mong sumama sa amin ngayon. Ano nang gagawin natin, Changi? Hindi ko alam. Yongsang. Si Jangguem! Jangguem! Ano ba nangyari? Bakit niyo siya inaresto, ha? Dadali namin siya sa tanggapan ng taga-usig para tanungin. Pero bakit naman? Wala ka nang magagawa pa. Isa itong kautusan. Sige na, dali nyo na siya. Opo! Nakakainis! Ano ba kasi nangyayari? Ano na ngayon ang gagawin natin? Pwede ko po bang malaman kung bakit ako nandito? Sabihin mo, ikaw ba ang may-ari nito? Opo. Sigurado ka? Opo, sa akin po ang talaan na yan. Kung ganon, sabihin mo sa akin kung ano ang mga nakasulat dito. Mga natutunan ko po na iba't ibang klase ng putahe. Yun lang ba talaga? Nakasulat din dito ang mga sintomas ng isang taong may karamdaman. Kanino ang mga sintomas na ito? Kapag nalaman nila na tumatanggap ng tulong ang dating reyna, maaari siyang maparusahan dahil doon. Ano nang gagawin ko? Sumagot ka sa mga tanong ko kung ayaw mong maparusahan. Dinala si Jangguem sa tanggapan ng taga-usig. Bakit naman? Hindi ko alam kung bakit. Pero sigurado ako na may ginawa siyang napakasama. Ano ba talaga nangyari? Hindi ko rin alam. Kung ganun, may naiisip ka ba na maaaring dahilan? Nalaman ko na inutusan mo siyang lumabas ng palasyo ngunit hindi siya agad nakabalik dito sa takdang oras. Saan ba siya nanggaling nun?
Pinapunta ko si Jangguem sa dating reyna para magdala sa kanya ng mga pagkain. Ah, yun lang ba ang dahilan? Hindi agad siya nakabalik sa palasyo dahil may karamdaman ng dating reyna. Kaya ang ginawa niya, sinulat niya sa talaan ng mga sintomas upang itanong sa pagamutan. Talaan? Yun ang dahilan kung bakit hindi siya umaamin. Mananagot siya kapag nalaman nilang tinutulungan niya ang dating reyna. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi ko dapat inutusan si Jangguem na gawin yun. Hindi mo kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Mag-iisip ako ng ibang paraan, Lady Han. Kailangan ko itong mapigilan. Mas mabuti kung hindi tayo makikialam. Pero tiya, nag-aalala po kasi ako. Hindi natin pwede hayaan mamatay si Jangguem. Tulungan niyo po siya. Hindi pa natin alam kung anong mangyayari, kaya wag mo akong pangungunahan. Donggi, may naisip ka na bang paraan? Si Pinonong Kyung Humin. Tingnan mo, talaga nakukuha pa niya makipagkwentuhan. Sige, tutuloy na ako. Alam mo na ba nangyari, ha? Ano? Mapaparusahan si Jangguem dahil nag-alaga siya na may sakit? Hindi ganun. Hindi ganun kasimple yun. Maaari siyang madiin sa isang kaso. Ano? Anong sabi mo? Isang kaso? Pinunong Jonghumin! Nandiyan ka lang pala. Biyasa ang lalaking ito sa pagtatanim ng iba't ibang klaseng halaman. Ikaw pala. Kumusta? Masaya akong makita kayo. Pasensya ka na. Alam ko na malayong nilakbay mo. Pero saka na lang natin 'to pag-uusapan. Bibisitahin na lang kita sa inyo sa ibang araw. Ganun ba? Total nandito na ako sa palasyo. Pupuntahan ko na lang si Jangguem. Ginoo-Kim! Si Jangguem po! Tulungan niyo po, umiligtas siya! Sige na po. Tana, alam ko ang nararamdaman mo. Mahirap ang pinagdaraanan niya. Gutom na ako. Ginoong Yukim. Isang patunay ang kagutuman na buhay ka. Pero alam nyo, parang narinig ko na mga sintomas na yung dali. Totoo po ba yan? Hindi ako sigurado. Isipin nyo pong mabuti. Ano bang sinasabi mo? Wala kami palang makipagbiruan. Hanapin niyo ang ganyang aklat. Tungkol saan ang aklat na yan? Maaaring matulungan yan si Jangguem. Totoo ba makakatulong yan? Itanong niyo ang bagay na yan sa taong pinagkakatiwalaan niyo. Paano? Tutuloy na ako, ha? Donggi, ano bang hinihintay mo? Halika na! Lady Han! Ano, may nahanap na ba kayo? May alam ka bang aklat na mahiwagang palunas mula sa pagkain? Oo, may alam ako. Napag-alaman namin na maaaring matulungan ang aklat na yon si Jangguem. Isa yun sa pinagbabawal na aklat. Ipinagbabawal? Sandali, paano nangyari yun? Hindi ko alam ang buong pangyayari, pero nung 9 pa lamang ako, ipinagbabawal sa mga tagapaglingkod ang basahin at gumawa ng kopya noon dahil parurusahan ng mga lalabag. Ganun pala. Kung ganun, sigurado mahalaga ang aklat na yon. Isang tao lang ang may kapangyarihan na kunin yon. Ah!
Anong sinabi mo? Dalawang tao ang maililigtas ng aklat na yun? Tatlo po, kamahalan. Tatlong tao? Opo. Nasa tanggapan po ng taga-usig yun si Jangguem, so. Anong sabi mo? Naghahanap po ako ngayon na magpapatunay na inosente siya. Tulungan niyo po sana ako. Pumapayag ako. Siguraduhin mo na walang ibang makakaalam. Opo, kamahalan. Sige pa, lakasan mo pa, Pinuno. Sige pa. Napakabigat mo naman. Sige, kaya mo yan. Ipinagbabawal lahat ang mga aklat na yan? Pinuno, sa tingin mo, bakit naman kaya pinagbabawal ang mga aklat na nandito? Ha? Hindi ko rin alam eh. Basta ang alam ko, bawal basahin ang lahat ng mga yan. Dahil yun ang nakasulat sa batas. Sandali! Ibig sabihin, hindi rin natin pwedeng galing yung aklat! Tahimik. Hindi maaaring malaman ang iba ang tungkol dito. Lalo na ng mga ministro, mas lalala ang sitwasyon. Alam ko naman yun, no? Bilisan nyo lang, kundi! Lagot na tayo lahat! Opo! Jangguem! Ayos ka lang ba? Paano kayo nakapasok dito? Tinulungan kami ni Kumyong dahil nag-aalala nga kami sa'yo. Salamat, Kumyong! Ayos ka lang ba? Oo! Naniniwala kaming inosente ka, Jangguem. Oo! Ginagawa naman ni Pinunong Min ang lahat na makakaya niya para mailigtas ka. Kaya huwag ka nang mag-alala. Si Pinunong Surujong din. Kaya mo yan, Jangguem! Salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Grabe, napakarami naman ito. Walang katapusang paghahanap. Nakuha ko na. Talaga bang malulunasan nilang karamdaman ng aking ama? Sana nga, nasa aklat na yun ang lunas. Ayon nga sa aklat, malulunasan ang lahat ng mga karamdaman gamit ang pagkain. Ngunit ang tanging orihinal na kopya na lamang ang natitira sa ngayon. Bakit? Ano ba ang nangyari? Naakusahan ng pagtataksil ang sumulat nun. Dahil nga sa walang sapat na katibayan na nakapagpapagaling yun, idiniklara na isama ang aklat na yun sa listahan ng mga ipinagbabawal na aklat. Kung ganun, kailangan mong alisin ang aklat na yun sa listahan, kamahalan. Ikinalulungkot ko, pero wala akong kapangyarihan para alisin ang aklat na yun ng mag-isa. Siguradong tututol ang mga ministro at ang mga manggagamot ng palasyo. Pero para matulungan ko ang iyong ama, lihim kong iniutos na kunin ang aklat na yun sa kinalalagyan nito. At isa pa nga pala. Sige, ano yun? Jangguem, so, sumama ka sa amin yun. Jangguem! Huwag niyo akong alalahanin. Pareho sa mga sinulat mong sintomas na nakita sa ama ng mahal na Reyna. Pareho po ang sintomas? Ipaliliwanag niya. Alas 7 ng gabi, umalis si Jangguem So para magdala ng pagkain sa dating Reyna. Umaga na nang makabalik siya ng palasyo dahil inalagaan niya ito. At dahil nakaalis na si Jangguem So bago dumating si Ginang Yun,
Malinaw na hindi niya nilabas ang impormasyon ng sintomas. Hindi lang yun, nakapagpadala na ng manggagamot para tiyak na may sakit ang dating Reyna ayon sa mga sintomas na nakasulat sa talaan. Nasiwalat na ang katotohanan tungkol sa talaan. Gayunpaman, dahil sa nagawa mong pagpapalipas ng gabi sa labas ng palasyo, bibigyan ka ng karampatang kaparusahan. Paumanhin po sa inyo. Pinapupunta po ngayon si Jangguem So ng mahal na Reyna sa kanyang silid. Kayo pala, nandito kayo mahal na Reyna? Mahal na Reyna, nandito na po si Jangguem So. Maupo ka. Malalaman mo kung bakit kita pinapunta rito. Tungkol ang aklat na yan sa pagkain na makalulunan sa karamdaman ng aking ama. Gusto ko na gumaling siya at alam kong ganun ka rin naman sa dating Reyna, kaya sinulat mo ang mga sintomas niya. Tama ba ako, ha? Tama po kayo, kamahalan. Kaya naman, kaya sa parusahan kita, pagbibigyan kita ngayon. Po? Alamin mong tinutukoy sa aklat na yan. At dahil pinagbabawal ang aklat na yan, kailangan na maging lihim ang tungkol dito. Ang ipapaalam natin sa kanila na dahilan, inuutusan kitang maglakbay para matuto ng iba't ibang paraan ng pagluluto. Kapag nahanap mong pagkain na yon at napagaling mo ang aking ama, patatawarin kita sa kasalanan mo. Kaya lang, kapag hindi mo nagawa yon, bibigyan kita ng matindi at malupit na kaparusahan. Kaya mo bang gawin? Tinaya ng guro mo ang buhay niya para dito. Dahil sa akin ba, Lady Anne? Ano, nakahanda ka na bang gawin ang lahat katulad niya? Opo, nakahanda po ako.